Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating mga kaibigan at taga-subaybay na sina Faith of Life at si Carlo Tristan Dumilod at si Carlo Cabasan, at ang kanilang request ay tungkol sa isyu sa Saba. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya ng request ni Faith of Life, ni Carlo Tristan Dumilod at ni Carlo Cabasan, ang isyu ng Saba ay mainit na naman ngayon, lalo na nung nakaraang araw ay nanalo ang mga sumusunod o heirs ng Sultanate of Sulu sa court arbitration na ginanap sa France, at ang French Arbitration Court nung nakaraang Biyernes ay nag-utos sa Malaysian government para sa pagbayad ng halos 15 billion US dollar arbitration award na napanalunan ng mga sumusunod o heirs ng Sultan of Sulu laban sa Malaysia. At ayaw ng Malaysia na magbayad kasi paggawin nila yon, parang sinusurrender na nila ang sovereignty ng Sabah sa Pilipinas. At noon pa nung mga nakalipas na taon ay nanindigan na ang Malaysian government na hindi nila papayagan ang Pilipinas na babawiin ang Sabah, at lahat ng mga international court ruling na pabor sa Pilipinas ay hindi nila kilalanin. Isa lang ang solusyon nito, di giyera. Ang isyu sa Saba ay napakahaba ng panahon. At saan ba ang ugat nito at paano ito nag-umpisa? Ang problema na ito, kung sino ba talaga ang may-ari ng Saba? Ang history ng Saba ay nag-umpisa noong 1658 nung ang Sultan of Brunei ay kanyang ibinigay ang northern part of eastern portion of Borneo na ngayon ay Saba. Doon sa Sultanate of Sulu, ito ay nagsisilbing bayad dahil sa pagtutulong ng Sultan of Sulu sa Sultanate of Brunei noong nagkaroon ng Brunei Civil War. At noong January 22, 1878, si William Coe on behalf of the Dens Company ay nakipag-negotiate para makuha or concession mula sa Sultan of Sulu para sa kanilang holdings doon sa region. Ang concession na ito ay naging umpisa sa dispute o bangayan hanggang ngayon regarding sa historical connection sa teritory na ito sa Saba. Ang rights o ang karapatan na ito ay na-transfer din kay Alfred Dent noong August 1881 ang kanyang tinatawag na British North Borneo Provisional Association Limited. Ngayon ang Pilipinas na siyang nagrepresenta sa successor of state of Sultanate of Sulu ay iginiit na ang Saba ay kaparte ng Pilipinas sa basihan na ang teritoryo na inupahan lamang, ibig sabihin lease o nirentahan lamang ng British Borneo Company noong 1878. Ngayon ito ang problema, ang Malaysia ay kanilang iginiit na ang territorial dispute sa Saba ay no issue. Dahil nga ang interpretasyon doon sa 1878 agreement, ang concession ay hindi less na ang ibig sabihin ay concession or sinusurrender o ibinigay. Ito ngayon ang problema nung pinipirmahan ang 1878 agreement between Sultanate of Sulu at ang German na si Overbeck. Ang agreement ay nakasulat sa salitang JavaScript na hindi ito English. Ang salitang JavaScript ay ang salitang ginagamit ay ang words na padyakan, at nung pinatranslate ito na Spanish linguist at ang American anthropologist na si Otley Bayer, ayon sa kanila na ang ibig sabihin sa salitang padyakan ay arrendamiento sa Spanish na ibig sabihin lease or upa. Habang ang British naman ay kanila ding ipinatranslate ang salitang padyakan sa mga expert interpreter na si Najib Mitri Salibay at si William George Maxwell, at ayon sa kanila na ang ibig sabihin daw sa words na padyakan ay seed or concession na ibig sabihin ibinigay or sinusurrender. Ngayon ang Malaysia ay nagpahayag na kahit anong international ruling ukos sa dispute territory sa Saba na pabor sa Pilipinas ay hindi nila ito kilalanin. Ngayon kung iginiit sa Pilipinas ay mauwi ito simple ng gira or paggamit ng puwersa. Ngayon kaya ba ng Pilipinas harapin ang armed forces ng Malaysia? Ngayon, tingnan natin. Ang Malaysian Armed Forces ay mayroong 113,000 active personnel at halos kapareho lang ng Pilipinas. At ang kanilang military budget sa nakaraang taong 2021 ay nasa 16 billion Malaysian ringgits o katumbas sa 3.5 billion US dollar. Ganun din, halos kapareho din ang military budget sa Pilipinas noong taong 2021. Ang Royal Malaysian Navy ay may dalawang Scorpene submarine na gawa ng France, habang ang Pilipinas ay zero submarine. At ang Royal Malaysian Navy ay mayroong 8 na missile frigates na gawa ng France, at Malaysia sila mismo ang gumawa, at mayroon ding gawa sa UK.
Habang ang Pilipinas ay dalawa lang ang missiles frigates, ang Jose Rizal class, ang Malaysia ay mayroong anim na missiles corvette na gawa ng Italy at France. Habang ang Pilipinas sa ngayon ay isa lang ang corvette at hindi pa missiles capable dahil luma na ito, ito ang BRP Kondrado Yap na dating puhang class ng South Korea. Ang Royal Malaysian Air Force ay mayroong 38 na units na MRF o multi-role fighter. Isipin nyo ang dami, 38 na multi-role fighter. Ito ang Sukhoi Su-30 na gawa ng Russia na kung saan mayroon silang 80 na units. At mayroon pang 8 na units na Boeing FA-18 na gawa ng US. At mayroon pang 12 na units na BAE Hawk na gawa ng UK. Habang ang Philippine Air Force ay walang multi-role fighter, mayroon lang light attack fighter ang FA-50 na gawa ng South Korea, na kung saan mayroong 12 units ang Philippine Air Force. Ang Royal Malaysian Army naman ay may 48 na units na MBT or Main Battle Tank na gawa ng Pulan. Ito ang PT-91M Pandikar. Habang ang Philippine Army ay walang MBT o Main Battle Tank, pero mayroong 28 na units na Light Tank, ito ang Sabra Tank na nagawa ng Israel. At hindi na lang natin sinama ang mga Armored Personnel Carrier at Infantry Fighting Vehicles. Ngayon, punta tayo sa Air Defense ng Malaysia. Ang Malaysia ay may 15 units na Rapier Short Range Air Defense na galing sa UK. At mayroon pa ang Malaysia na 144 na Star Trek Manpads na galing sa UK. At mayroon pa silang 422 units na 9K38 Igla Manpads na galing sa Russia. At mayroon pang 504 units na Starbus Manpads na galing sa UK. At mayroon pang Malaysia na 600 units na Javelin Manpads na gawa rin sa UK. At mayroon pang Malaysia na 600 units of ANSA Manpads na gawa ng Pakistan. At 64 units na FN6 Manpads na gawa ng China. Ang Malaysia ay may total na 1,974 na manpads. Grabe kadami. Habang ang Philippine Army ay 3 lamang na manpads, pero ginagamit ito ng Presidential Security Group o sa Malacanang. At ang Malaysia ay mayroong 54 units na Astros MLRS o Multi-Lance Rocket System na galing sa Brazil. Habang ang Pilipinas ay mayroon, kaso hindi pa dumating, nasa South Korea pa, naghanap parang pamasahe papunta dito. Ito yung Koryong. Ang Pilipinas lang ay nakalamang sa mga malalaking missiles dahil ang Malaysia ay wala silang malaking missiles, pero ang Pilipinas ay mayroong Spider Missile System. Ito ang Ground-Based Air Defense System. At mayroon pa ang Pilipinas na BrahMos Anti-Ship Missiles na parating na. Ang Malaysia ay nakalamang sa Air Force dahil 28 units ang kanilang MRF o Multi-Role Fighter, habang ang Pilipinas ay mayroon lamang 12 ang FA-50, dagdagan pa ng Super Tucano at OB-10 Bronco. Mukhang matalo tayo dito. Isipin nyo, Super Tucano ilaban nyo sa Sukhoi 30 ng Malaysia. Malabo. Mas lalo na ang Nibe, mayroong submarine. At mga Malaysia ay napakarami pa nilang missile frigates at corvettes. Sa Pilipinas ay dalawa lang ang Jose Rizal class frigates. Pero sa bagay, patulong tayo ni BRP Cebu. Takot ang Malaysia Nibe dahil hindi siya aatras. Dahil napudpod na yung kanyang brake pad eh. At kung magkagira man, sino kayang mananalo? Ewan ko lang. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan. I-shoutout natin si Jeremiah Loyola. At ipa-shoutout din ang kanyang kaibigan na si Junjun Bales ng Katbalugan, Samar. Hanggang sa susunod, maraming salamat.